Bumaha sa ilang bahagi ng Dagupan City sa Pangasinan dahil sa patuloy na pagbuhos ng malalakas na ulan. Kaugnay nito, pinag-iingat naman ang lokal na pamahalaan ang mga residente, lalo ang mga nakatira sa isla na kinakailangan pang sumakay ng bangka at maglayag sa dagat. May detalye si Glenn Chempo. Dahil sa patuloy na pagbuhos ng malalakas na ulan, binaha ibang bahagi ng Dagupan City at pansamantala muna ang hindi pinalaot ang mga maliliit na bangka upang maiwasan ang anumang sakuna. At pinag-iingat ang mga tumatawid sa mga island barangay ng Dagupan na kung saan ang kanilang gamit ay mga maliliit na bangka lamang. Bagamat wala ng signal warning ang nakataas sa anumang bahagi ng bansa dahil nakalabas na ang bagyong igay, subalit patuloy pa rin ang bugso ng malalakas na ulan na kung minsan ay nagkaroon pa ng zero visibility sa mga pangunahing lansangan sa nasabing lungsod. Ayon pa kay Ginong Greg De Vera, ang chief ng Pag-asa Dagupan City, ang naranasang pag-ulan sa lalawigan ng Pangasinan ay dulot ito ng habagat o southwest monsoon dahil napakalapit lang ang kinalabasan ni Igay sa may west part of Batanes area. Inaasahan din na ang buong linggong ito ay makaranas pa ng pag-ulan dahil sa isa pang bagyong papasok sa ating bansa mamayang gabi o bukas ng umaga, at pangalanan itong Bagyong Falcon. Ang unang dahilan dito ay yung habagat o southwest monsoon. Although nakalabas na itong bagyong si Igay kanina, at dahil nga nito napakalapit lang yung kanyang nilabasan dito lang sa west part of Batanes area, ay nahahatak pa rin niya yung southwest monsoon o habagat na siyang nagbibigay ng pag-ulan dito po sa ating lalawigan Pangasinan. At alam mo, ang yung itong bagyong si Igay ay patuloy nang bibigyan ng pag-ulan. Kasi ang nakikita kasi natin dito ay yung buong linggo ay magiging maulan po yung ating panahon dito dahil nga sa habagat. Kasi isa pa, yung bagyong si itong si international name na Chan Hom, yes, ay inaasahan po natin na papasok kung hindi mamayang gabi, bukas ng umaga, ay papasok yan sa ating par. Pag pumasok yan, ay papangalanan po natin itong Falcon. Nagbigay din ng paalala si Ginong De Vera sa mga mamayan na laging mag-iingat, lalong-lalo na ang mga nasa mababang lugar at malapit sa mga kabundukan, dahil walang panama ang sakuna kapag ang tao ay laging handa. Mula dito sa Dagupan City, Glenn Chempo, AG News.